GGB Modelist, talino at galing ng Pinoy. GGB Modelist, GGB Modelist, GGB Modelist, GGB Modelist, talino at galing ng Pinoy. GGB Modelist, protection na ng malagaan ng kalusugan para sa kinabukasan ng kabataan. GGB Modelist, GGB Modelist, talino at galing ng Pinoy. GGB Modelist, marami lupa at bukirin o sariwang hangin, kayamanan natin ating pahalagahan ng ating kalikasan para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tara, tara, tayo'y sama-sama, itaguyod natin talino at galing. Sa TGP Modelist ay makiisa, kapatid, kapatid, tayo ay isa. TGP Modelist, TGP Modelist, talino at galing ng Pinoy. TGP Modelist, marami nang napatunayan, malayo pang pagtutunguhan. Talino at galing ng Pinoy. Dahil sa TGP, natupad ang aming pangarap. Dahil sa TGP, mga batas na ituguyod para sa kapakanan ng mga Pilipino. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. TGP Party List. Ilalahad ang mga programang ginagawa para sa mamamayan. Ang prioridad ay mapangalagaan ng kalusugan, maging sa kinabukasan ng kabataan, proteksyon para sa kalikasan, at iba pang aspeto hangad ay kaayusan. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Alas 10 ng umaga hanggang alas 11 tuwing araw ng Sabado. Simulcast live sa TGP Party List Facebook page, BHTV YouTube channel at Facebook page. 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, Camarines Norte News FB page, Asentado sa Radyo FB page at Pasada Rinconada Facebook page. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Kasama si Congressman Jose Bong Tevis Jr. at ang mga TV host na sina Aris Alexopoulos, Raven Rosario at Angela Asania. Marami nang napatunayan. Marami pang patutunguhan. Yan ang party list ko. Basta talino at galing ng Pinoy. TGP party list yan. Serbisyong mabilis. Serbisyong TGP party list. Serbisyong mabilis. Magandang umaga mga ka-TGP, araw na naman tayo ng Sabado. Magkakasama na naman tayo sa loob ng isang oras na paglilingkod kung saan po naman ang TGP Party List ay ating kaagapay at syempre kasama sa ating buhay. Noong mga nakatalikod na araw, naihatid po naman namin sa inyo yung mga tulong na ibinibigay o idinudulog mismo nitong TGP Party List na pangunguna ni Congressman Bong Tevez.
mismo doon sa kanilang mga barangay, bayan, hinahatid direkta ang tulong. At syempre pa, naandun yung ating mga kaagapay na mga public servant sa bawat bayan na ating pinupuntahan. Nabanggit ko rin nung nakalipas na mga araw, tinungo namin ang mga bayan sa lalawigan ng Laguna, kagaya ng Louisiana, ang bayan ng Santa Cruz, kung saan ito ang capital town ng lalawigan ng Laguna, at ngayon, tutungo naman tayo sa isa namang bayan dito sa Laguna. Walang iba kundi ang Siniloan, Laguna. Atin pong tutunghayan kung ano ang naihatid na ayuda, tulong ng TGP Party List doon sa nabanggit kong bayan. Unang-una, marami rin tayong mga katanungan na gusto naming ibigay o gusto naming masagot dito sa bayan na ito para po naman malaman ng ating mga kababayan ang patotoo at patunay na ibinibigay ng TGP dito po naman sa ating mga kababayan. Una dito siguro ay yung ano nga ba ang serbisyong hinatid ng ating TGP Party List dito sa nasabing bayan. Isang napakagandang pagkakataon para makatunghayan natin at makausap natin yung isa sa pinakamagaling na konsehal doon sa bayan ng Siniloan, na kung saan, kung hindi ako nagkakamali, eh beauty tight list ito. At may nagbanggit na rin naman sa akin na talagang make ang king kagandahan. Pinasok niya ang politiko para makapagsilbi at magkaroon ng representasyon doon sa kanyang bayan ng Siniloan. Talino at galing ng Pinoy para sa kalikasan, kalusugan at kabataan. Sa pangunguna ni Congressman Jose Bongdevis Jr., nangyari ang mga proyekto at programa na tunay na nakatulong sa ating mga kababayan. Sa pakikipagtulungan ng TGP Party List sa DSWD, libo-libong ang nabigyan ng tulong pinansyal, pang-edukasyon at medikal. Marami din ang nabigyan ng hanap buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mga kabataan at estudyante na kailangan ng work experience at allowance, sagot ng TGP Party List yan. Mga may karamdaman na walang kakayahan na magpagamot dahil sa kahirapan, hindi pinabayaan. Si Congressman Bongdevis Jr. ang isa sa mga unang naglunsad ng malawakang relief operations para sa mga naging biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal at pananalasa ng Bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Mula sa pagsisimula ng pandemya hanggang sa kasalukuyan, si Congressman Bongdevis ay patuloy na nagsasagawa ng mga relief operations sa iba't ibang parte ng bansa bilang mambabatas. Si Congressman Bongdevis Jr. ay nakapagpasa ng mga makabuluhan at napapanahong panukalang batas. Kasama na ang kanyang isinusulong na karagdagang 1% budget para sa lahat ng LGU na nasalanta ng bagyo. Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino, kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon, kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List. Serbisyo mabilis. Yan
Yes, mga ka-TGP, kagaya na banggit ko kanina, kung saan po naman, dadako naman tayo sa isang munisipalidad dito po naman sa lalawigan ng Laguna. Kung hindi po ako nagkakamali, ito ay second class municipality. At syempre, meron itong consistent of 30 barangays kung hindi ako nagkakamali. And speaking of this municipality, meron silang isang napakagandang councilor. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang ano ito eh, beauty titleist nung past years. But anyway, para makausap natin, makuha natin ang ilang detalye at mga documents regarding dito sa binabanggit namin na TGP party list, kung ano ang naitulong nito sa ating mga kababayan, kung saan sulok man dito sa Pilipinas, eh pumupunta itong TGP party list. Yung statement ng ating mga nakaraang mga naging guest, kagaya doon sa Louisiana, sa lalawigan pa rin ng Laguna, sa Santa Cruz, ngayon, dadako naman tayo dito sa Siniloan. Kung hindi ako nagkakamali, tama po ba yung pag-pronounce ko, ma'am? Yeah, mapo sir. Yon. Ilagay na po natin yung sa ating line si Councilor Carla Valderrama ng Siniloan, Laguna. Magandang araw po, Councilor. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw po sa ating mga viewers na nanonood po ngayong araw sa BHTV. Maraming salamat, of course, sa TGP Party List. Thank you so much po for having me. Yes, ma'am. Ano po, unang katanungan ko po sa inyo para po sa ating mga tagapanood at syempre doon sa mga nakikinig sa ating mga radio stations na naka-hook up sa program po natin nitong araw ng Sabado, ay nagtungo po ang TGP Party List sa inyong bayan. Kumusta naman po, konsehal, ang mga nagawa nito dyan sa inyo? Thank you so much po, sir, no, sa inyong mga katanungan. Tulad nga po nang nabanggit nyo kanina na medyo ang aming pong bayan ay nasa dulo po no, ng ika-apat na distrito ng lalawigan ng Laguna. Kaya naman we are very lucky dahil naabot po ang aming bayan ni ng TGP party list no, headed by Congressman Bong Teves. Kaya maraming salamat po. Nagkaroon po kami ng bigaya ng ayuda at talaga naman marami po ang nakatanggap nga ng tulong po mula sa TGP party list. And regarding po dito, ano, speaking of Siniloan, pwede makahingi ng kaunting background. Sabi nyo kanina, medyo malayo. Ito mga karating lugar po ba nito? Ano yung pinaka? If I'm not mistaken, this is on the 4th District? Yes po, sir. Ng lalawigan ng Laguna, kasama po namin sa ika-apat na distrito ang bayan ng Pagsanhan, bayan ng Santa Cruz, pero ang aming pong bayan ay nasa Baybay po. Ano? So marami po sa aming mga kabundukan, and marami po kami mga falls yan. So medyo malayo po talaga kami ano doon po sa mga kilala at malalaking bayan po dito sa bayan ng Laguna. Kaya we are very lucky nga po dahil naabot po ang aming bayan ng TGP party list. So speaking of falls, mga kabundukan, sigurado napakaraming tourist spots and destinations sa lugar po ninyo. Yes sir, tama po kayo. Meron po kaming 19 falls ano po, at meron po kami remaining falls na wala pa pong pangalan dahil sa sobrang dami nga po dahil malaki po ang land area po no, ng aming bayan. At meron po kami dito na Buruwisan Falls, no, isa po sa pinagmamalaki ng bayan ng Siniloan na talaga namang pinupuntahan na po ngayon ng maraming tao. Mm-hmm. So napakaganda. Open na po ba ang inyong bayan regarding dito sa mga tourist natin? How's COVID? Diyan po naman sa inyo. So far naman po, mababa po ang case namin. Nag-zero pa nga po recently. So, nervous. Naman po ang aming bansa ngayon ano, na kami sa lahamin niya, mga kababayan. Yes, ma'am. Regarding naman po dito sa mga naibigay na tulong ng TGP. Dako naman tayo dun sa Tupad Project na kung saan po naman meron tayong mga benepisyaryo dito sa inyong bayan. Kumusta naman po? Na-well implemented naman po ba ito? Naibigay po ba ito ng TGP? Yung ayuda po na naibigay po sa amin ng TGP ay meron pong nakatanggap na 500 katao. Ano po? Ito po ay ang aming mga tanod at ang kanilang mga pamilya. Kasama rin po ang mga 3 skillion po dito sa bayan ng Siniloan. Kaya
So matotal po ay nagkaroon kami ng 500 na beneficiary. So napakalaking bagay po nito para sa aking mga kababayan. Alright. How about naman po doon sa assistance to individual and crisis situation? Yung Ajax natin. Actually sir, yun po pala, Ajax po pala yung sa yung 500 na beneficiaries, mm-hmm. ano, hindi ko pala na-mention po kanina. But we're looking forward po for the Tupad program. Kasi just talk po kay Congressman Teves, and by January po, ay magkakaroon po kami ng another batch po ng beneficiaries for that as well. Medyo ipuputulin ko konsihala ng kaunti ano, regarding dito sa pag-uusap natin. I was pretty amazed talaga eh. Iba yung ano eh, iba yung aura niyo pagdating sa akin eh. Naging beauty titleist po ba talaga kayo? Noong 2015 po, I joined Miss Philippines Earth 2015, and then nanalo po ako ng isa sa mga prestigious title po, which is the Miss Philippines Earth Fire. Mm-hmm. So noon po, ako po lamang ay 20 years old, 2021. Now po, I'm 27 na, so matagal na panahon na po. So, pero dream niyo talaga na pumasok sa politiko? Siguro sa politika. May calling po kasi, medyo cliche sa pakinggan sir, no? Pero naniniwala po talaga ako na kapag yung calling na nagaling sa taas yung nagsabi sa atin na kailangan ka ng bayan, na mm-hmm. maglingkod ka sa bayan, you know, as a public servant and not a politician, po talaga ng taas yun. I think that's that po. Alam niyo, counselor, kahit para sa akin, ano, kahit hindi kayo mangampanya, makita lang kayo sa entablado, sigurado iboboto kayo. Sana po ganun lang kadali, sir, no? But sa amin po kasi, sa totoo lang, sir, no? Mas maliit na lugar, parang mas mahirap pong manalo. Kasi lalo na po dito sa amin na talaga ng mga probinsya po, no? So they're very much happy kapag sila po ay napupuntahan namin, nakakakwentuhan. Kasi para sa kanila po, malaking bagay po para sa kanila yung na makasalamuha po namin sila. Yes, ma'am. Kumusta naman po ang politics dyan sa inyong bayan? Are you running for a higher position or you'll stay as a councilor? For re-elect po ako ng konsehal muli po ng bayan na Sinuluan. Ang aming pong politics po dito ay so far po maganda, no? Kasi yung magkalaban na partido po before ay nag-merge na po ngayon yung aming mayor at vice mayor. So nag-merge na po sila as one team, pati po yung mga konsehal na kasama na namin from other party before. So I think that's the essence po of being a public servant, no? Na hindi na natin tinitingnan yung kulay. Nagsama-sama po kami para po sa mas maganda at progresibong bayan po ng Siniluan. And I think that's very rare. Kasi sa iba po, di ba, parang hindi sila sanay na ganun, eh, na we're from different parties. Pero kami po, nagsama-sama po kami. Because gusto po namin talaga maglingkod, no, sa aming bayan. Alright. Regarding back dun sa usapin po natin kanina, no? How's the people dyan po naman sa inyong bayan sa Siniluan nung makita nila yung tulong ng TGP? Ano po yung reactions nila? Actually nga po, nung nakaang araw, nakita po ako sa Upland Barangay, ano, dito sa bayan ng Siniluan. And nakita ko po na yung tarpaulin ng TGP nakadikit doon. And medyo nagtatampo sila, sir, kasi ang gusto nilang makuha ang tarpaulin ay mas malaki pa. Kasi they're very much thankful, no, na merong blessing na dumadating sa kanila na hindi nila inaasahan. And I think yun po yung mas masarap sa pakiramdam, no, sir, na hindi tayo nangako. Hindi tayo nangako po sa kanila na bibigyan natin sila ng tulong or ng ayuda, pero bigla pong nagkaroon because of TGP parties, and sobrang thankful po sila kasi kumbaga yung mga nabigyan po namin ng ayuda is hindi yung mga laging nabibigyan before. So masaya po talaga sila, and gusto nila ng malaking tarpaulin ni Congressman Bong Eves. Yes, ma'am. Yes, Councilor. Sa inyo pong ano, sa inyong sariling pananaw, how do you connect yourself to TGP? Gaano kayo ka-close kay Congressman Teves para po naman napabilis yung pagdating ng ayuda? Although walang pangako, walang ibinigay na sworn sa inyo, basta dumating sa inyo, gaano ka tiwala sa inyo ang ating TGP? Actually sir, nag-meet kami ni Kong sa Manila, namibigay din po sila ng ayuda doon through my friend, yung aming dermatologist, ano, mm-hmm. ni Kong, si Dr. Riza Caldosa, yan, very good friend ko siya, and ganun din si Kong.
So, tinulungan po ako ni Doktora na sabi niya kung gusto mo makapagbigay ng ayuda, ng tulong financial sa inyong bayan, sumama ka sa amin sa Manila kasi meron kaming payout. And I was amazed kasi parang 1,000 po na tao ang nabigyan nila sa Manila. So sabi ko agad, sabi ko, Kong, baka pwedeng makalapit din po sa inyo. And then right away, sinabi niya, okay, mag-encode ka ng tao, gumawa ka ng master list. Ayun, mag-encode ka ng names, bigay mo sa amin yung master list, and then magbibigay tayo ng ayuda. And then wala pa po atang isang buwan ay nabigyan na po niya kami ng ayuda. Ganun na, kabilis yung ibigay ng TGP. Ganun po kabilis. Tsaka wala pa pong pangungulit yon. Oh, wala pa ting pamumuliti ka. Basta't ibinigay na, na ando na sa inyo. Pero dumaan naman sa mga screenings. Oh. Dumaan po sa screenings, pero so far po, I mean, yung payout po namin, hindi po na wala. I mean, yung lahat po ng names na pinasa namin, yun po yung lahat na lumabas during the payout. And a good thing about it po kasi hindi po dumaan sa LGU or sa akin po personal yung pondo, ang nag-pay out po nito, ang nag-conduct po ng release ay ang DSWD po mismo. So, hindi po dumaan kay Kong, hindi dumaan sa akin, para sa LGU yung pera. Ito po ay from DSWD, bumaba po sa aking mga kababayan. So, yun yung downloaded procedure na nanggaling po naman doon sa TGP to DSWD. Yes, through the airport. Oh. Yes. So wala tayong makikitang sinasabi ng iba na baka may anomalya, baka may kanong nangyari at may pilian. Wala, so sir. Yan. Ano naman po ang masasabi niyo? Why do we have to choose TGP as a party list? Ang TGP party list po kasi tulad nga po ng sabi ko kanina, no. Wala pong silang tinitingnan kung ito ba ay sumuporta sa akin dati. Itong party list ba na to ay ito bang mga tao na to? This group of people ba ay sumuporta sa TGP party list nung una pa lamang silang tumatakbo? Kasi ako personally po, I admitted to Kong na hindi ko po sila nasuportahan ano, before. And siguro nga po, this time, no, ito po yung pagkakataon na susuporta po ako sa tamang party list. And I think that's TGP. Actually, lahat nga po ng mga tarpaulin na piniprepare ko for the upcoming election, nilagay ko po yung logo ng TGP. Ito po ay may kapalit man o wala, talagang dadalhin ko na po ang TGP kasi I want to commit, no, myself and my people, my constituents sa tamang party list po, and that is TGP party list. Pagdating naman po sa inyong mga kababayan, ano po ang magiging mensahe ninyo, lalo't tatakbo uli ang TGP party list ngayong papasok na presidential election? Yes, sa akin po na I encourage them, no. Siyempre, gusto ko silang i-guide, gusto ko silang bigyan gusto ko silang bigyan ng idea po kung sino ba at ang karapat-dapat natin na ilagay or iboto, no, na party list. Kasi marami po ngayon, no, dahil bagay election, maraming umiikot po ngayon na party list eh. Pero umiikot lang sila, sir, no. Kumbaga, with TGP party list po, kasi hindi lang po sila basta umiikot. Yes. Ibibigay po sa ng ayuda na ibibigay sa mga tao. And I think yun po yung mas maganda, no? Kasi madali lang pong umikot, sir, eh. No? Mag-provide tayo ng sasakyan, mag-provide tayo ng tarpaulin and banners, umikot tayo. But para sa akin po, hindi po yun yung essence ngayon, no? Parang ang essence po ngayon ng mga party list, ng mga politicians is to send help. And I think nakita ko po yung sa TGP party list. So sa lahat po ng viewers ngayon, kung undecided pa po kayo, ayan, I encourage you po na we have to support and go for TGP party list. Yes, that's what I'm talking about on the last program na nababanggit ko. There's a lot of party list na pumapasok ngayon. So yung nagiging problema, yung party list na baka na lang na pumapasok, iba yung motibo para magkaroon lamang at makakuha lamang ng pondo kung sila ay manalo, yung pagtulong ay kapos sa ating mga kababayan at makakalimutan, yun ang napakahirap. Kaya mas maganda po yung nagtatanong kami mismo doon sa mga natulungan, lalot sa inyong bayan, at marami na rin naman akong natanong na kagaya ninyo na mga lingkod bayan na nag-isang pagpapatunay ng TGP ay laging nangyan. Yes, ano po yung magiging mensahe ninyo regarding dito, at syempre, kayo ay tatakbong muli bilang konsehal, at sigurado ako, mananalo kayo uli. Sana po, no? Para po sa akin, sir, no? Iset aside natin yung politics. Mm-hmm. Parang kailangan natin i-portray ngayon yung pagiging public servant natin. Kasi people voted for us dahil lang
alam po nila na tutulong po tayo in return, no? And ito nga pong pandemya ang sumubok sa ating lahat. Sa lahat po ng nakaupo, sa lahat ng nasa posisyon, ang pandemya po, no, ang magsasabi kung ikaw ba ay karapat-dapat na maihalalin. Ako po naman, no, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, I'm very much confident that sa unang termino ko po na naranasan ng pandemya, hindi po ako nawala. I was invisible all the time. And patuloy po ako, no, na naghahanap ng pondo at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at personalidad para makapaghatid po ako ng tulong. Actually po, nagkaka-request ko lang po kay Kong ng food packs po na para sa aming mga toda. Kasi meron po kami 1,000 na toda and yun po, ayan, approved na po ni Kong Teves. So, masaya po ang aming mga katodahan dito sa bayan na Sinuluan dahil po sa food packs na ipapamigay ni Kong Teves. Sigurado ako, Konsehal. Sigurado ako, Konsehal, matutuwa na naman ang iyong mga kababayan dyan. In behalf of you personally, nakakadirect kayo, yes, kay Congressman Teves para po naman maghatid, yes, ng mga ayuda dyan sa inyong bayan. Lastly, Councilor, ano po naman ang inyong masasabi regarding dito po sa inyong mga kababayan na kung saan po naman meron sigurado tayong mga depressed ding mga kababayan na siyempre naghahanap po naman ito ng kalinga, naghahanap ng ayuda. Sila po ba ay nasa pangunahin ninyong listing, lalo't lalo na yung pag-aaruga ng isang konsehala, kailangan nila dyan sa inyong bayan. Ano po ba yung nagawa natin? Yes, sir. Noong nakaraan po, nakapagbigay din po kami ng tulong pinasyal mula po sa isang senador naman. Dahil bilang chairman po ako, no, chairwoman po ako ng tourism, yun po yung isa sa sector na patay nung kasagsagan ng pandemya, no. So, lumapit po ako sa isa sa kanila para mabigyan po ng tulong pinansyal po ang aming mga tour guides at ang aming mga porter, no. Yung livelihood po kasi medyo yung po yung nasagasaan na nagkaroon ng pandemya. And ngayon naman po, yung recently nga po, nagkaroon ako ng pagpupulong with the compact, with the BNS and BHW para mabigyan po ulit sila ng ayuda mula naman po ulit sa isang senador noon sa ating pang Republika ng Pilipinas. And I think, sa tulad nga po na sabi ko kanina na huwag natin tingnan yung kulay, ano. I mean, kung sino yung may pondo, kung sino yung makakatulong, makakapagbigay, kailangan natin tanggapin kasi blessing po yun. And para, yes, naman, sir, po sa mga kababayan. Yes, Councilor, kung may nakalimutan pa po ako regarding at hindi ko na itanong. At syempre, lastly, yung panawagan po ninyo sa inyong mga kababayan na nanonood ngayon, at sigurado ako napakarami niyan, buong Pilipinas ay nanonood sa atin sa dami ng links po naman ng ating program na ito. Ayan na, sa lahat po ng nanonood, ngayon po, ngayong araw na to, hindi lamang po sa aking mga kababayan, sa nanonood po nationwide, ano, ingat kayo, ang COVID ay nandyan pa rin po at magpabakuna po tayong lahat, ano, at nawa po ay bumalik na po ang lahat sa hal. At palagihan po mag-ingat tayo at huwag po natin kalimutan na sumunod sa IATF protocols and atin pong respeto pa rin siyempre pang buwat isa. So, yun lamang po. Yes, thank you very much, Councilor Carla Valderrama. Oh, nai-starstruck ako sa inyo eh. Siguro sa pagbabalik ng TGP, ano, sa Kongreso, itong papasok na election, pagbalik nito, pagkapanalo nitong muli, papasyal kami dyan sa inyong bayan, ako, sa Sinuluan. Yes, so, Councilor, po, thank you very much. Mabuhay kayo and God bless. God bless po. Ingat po kayo, sir. Thank you, Councilor. Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino, kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List,
maaasahan sa lahat ng panahon. Kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang Tatak TGP Party List. Serbisyo mabilis. Talino at galing ng Pinoy para sa kalikasan, kalusugan at kabataan. Sa pangunguna ni Congressman Jose Bong Teves Jr., nangyari ang mga proyekto at programa na tunay na nakatulong sa ating mga kababayan. Sa pakikipagtulungan ng TGP Party List sa DSWD, libo-libong ang nabigyan ng tulong pinansyal, pang-edukasyon at medikal. Marami din ang nabigyan ng hanap buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mga kabataan at estudyante na kailangan ng work experience at allowance, sagot ng TGP Party List yan. Mga may karamdaman na walang kakayahan na magpagamot dahil sa kahirapan, hindi pinabayaan. Si Congressman Bong Teves Jr. ang isa sa mga unang naglunsad ng malawakang relief operations para sa mga naging biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal at pananalasa ng Bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Mula sa pagsisimula ng pandemya hanggang sa kasalukuyan, si Congressman Bong Teves ay patuloy na nagsasagawa ng mga relief operations sa iba't ibang parte ng bansa bilang mambabatas. Si Congressman Bong Teves Jr. ay nakapagpasa ng mga makabuluhan at napapanahong panukalang batas. Kasama na ang kanyang isinusulong na karagdagang 1% budget para sa lahat ng LGU na nasalanta ng bagyo. Yun, isa na naman pong panayam at syempre patotoo ang dating nakuha doon po naman sa isang napakagandang konsehala dyan po naman sa Siniloan, Laguna. At syempre yun ang isang katunayan na gumagalaw, kumikilos itong TGP na kung saan pinamumunuan ni Congressman Bong Teves Jr. itong ating party list. Walang ibang iniisip para tumulong po naman sa ating mga kababayan. At syempre, yung kanyang mga ayuda, isang katok mo lang na ando na. Well, mga kababayan, sabayan po lang yung napapanood sa TGP Party List page, sa BHTV page. Kasama po dito ang CNN Camarines Norte News sa Camarines Norte. Pati po naman ang Cool Radio 100.5 DWEN Daet. Asintado sa radio at Pasada Rinconada FB page sa Camarines Sur. Mula po naman dito sa aming himpilan ng BHTV para po naman sa TGP, isa na namang episode ang naibigay namin sa inyo na kung saan kayo mismo ang huhusga, kayo mismo ang titingin, kayo din ang hahatol. Ito ang TGP Party List, serbisyong mabilis. Ako ang iyong nakasama, Arizante Alexopoulos, para sa TGP, serbisyong mabilis. TGP Party List, talino at galing ng Pinoy. Marami ng nabakunayan, malayo pa.
at bukirin o sariwang hangin. Kaya mana natin ating pahalagahan ng ating kalikasan para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tara, tara, tayo sama-sama, itaguyod natin talino at galing sa TGP Party List ay makiisa. Kapatid, kapatid, tayo ay isa. TGP Party List, TGP Party List, talino at galing ng Pinoy. TGP Party List, marami nang napatunayan, malayo pang patutunguhan. Talino at galing ng Pinoy. Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino. Kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon. Kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List. Serbisyo mabilis. Talino at galing ng Pinoy para sa kalikasan, kalusugan at kabataan. Sa pangunguna ni Congressman Jose Bong Teves Jr., nangyari ang mga proyekto at programa na tunay na nakatulong sa ating mga kababayan. Sa pakikipagtulungan ng TGP Party List sa DSWD, libo-libong ang nabigyan ng tulong pinansyal, pang-edukasyon at medikal. Marami din ang nabigyan ng hanap buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mga kabataan at estudyante na kailangan ng work experience at allowance, sagot ng TGP Party List yan. Mga may karamdaman na walang kakayahan na magpagamot dahil sa kahirapan, hindi pinabayaan. Si Congressman Bong Teves Jr. ang isa sa mga unang naglunsad ng malawakang relief operations para sa mga naging biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal at pananalasa ng Bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Mula sa pagsisimula ng pandemya hanggang sa kasalukuyan, si Congressman Bong Teves ay patuloy na nagsasagawa ng mga relief operations sa iba't ibang parte ng bansa bilang mambabatas. Si Congressman Bong Teves Jr. ay nakapagpasa ng mga makabuluhan at napapanahong panukalang batas. Kasama na ang kanyang isinusulong na karagdagang 1% budget para sa lahat ng LGU na nasalanta ng bagyo. Dahil sa TGP, natupad ang aming pangarap. Dahil sa TGP, maubatas na ituguyod para sa kapakanan ng mga Pilipino. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. TGP Party List. Ilalahad ang mga programang ginagawa para sa mamamayan. Ang prioridad ay mapangalagaan ng kalusugan, maging sa kinabukasan ng kabataan, proteksyon para sa kalikasan, at iba pang aspeto hangad ay kaayusan. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis.
alas 10 ng umaga hanggang alas 11 tuwing araw ng Sabado. Simulcast live sa TGP Party List Facebook page, BHTV YouTube channel at Facebook page, 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, Camarines Norte News FB page, Asentado sa Radyo FB page at Pasada Rinconada Facebook page. Servisyong TGP Party List, servisyong mabilis, kasama si Congressman Jose Bong Tevis Jr. at ang mga TV host na sina Aris Alexopoulos, Raven Rosario at Angela Asanya. Marami nang napatunayan. Marami pang patutunguhan. Yan ang Party List ko. Basta talino at galing ng Pinoy. TGP Party List yan. Servisyong mabilis. Servisyong TGP Party List. Servisyong mabilis.